Good day mga lodi. So dito na ulit tayo sa ginagawa natin dito sa Bali, ano to, clinic na project. Nandito tayo sa third floor mga lodi. So kung napanood nyo yung last video natin ng nagtetrace tayo ng mga wire, dito yun. So itong kinatatayon ko ngayon is ano daw to, bahay. Then ito is separate yan. May coffee shop na ilalagay doon. Then dito is naka-open yan, open. So parang pwedeng gawing event place yan. Ganyan. So paano tayo mag-preparasyon ng electrical installation natin sa ganitong newly construct pa lang mga lods. So makikita nyo is kino-construct pa lang yung mga biga nito mga lods. So sa electrical mga lods is kailangan meron tayong penetration na butas dun sa biga mga lods. So hindi naman tayo pwede magbakbak ng mga biga. So kailangan is may penetration ng butas dun sa biga sa taas, then pababa. So makikita nyo, nilalagyan na nila ng para sa biga yan. So lahat yan is lalagyan, pati dito sa lugar na to. Ay, dito magbibiga pa ba dito? Sa lugar na to? Ay mga lodi. So kung hindi man magbibiga dito or kung magbibiga dito, is lalagyan na natin ito mga lodi. So makikita nyo, nagsilsil ako dyan. So lalagyan ko yan ng pipe dyan mga lodi. So kung sakali magbibiga sila dito, is meron nakaabang na pipe. Kung may biga yan, is magtatagusan na yung pipe niyan dyan sa biga mga lads. So yun yung inaagapan natin sa mga ganitong construction mga lads. So kailangan is meron tayong penetration ng wireway para dun sa biga. So kaya nilalagyan natin ang pipe. So pwedeng ganyan lang muna mga lads. So yan is abang lang yan, abang. So para kung magbibiga dito, is meron na tayong abang. Kung hindi man magbibiga dito, walang problema ito mga lads. Gagamitin pa rin natin yan. Saan natin ilalagay yung mga penetration ng mga ganito mga lodi? Yung penetration ng wireway dun sa mga biga is kailangan, katulad nun dito, ito is pin 2 to mga lodi. So kailangan natin ng sa switch. So maglalagay tayo ng drop dito, penetration drop para dun sa switch. Ito mga lodi, so ito is pin 2 ng toilet. So dun sa gilid na yan is meron din yan dito mga lodi. So kung may biga yan, kailangan malagyan na rin natin yan bago malagyan ng forma ng biga. So para paglalagay nila ng forma is naka-install na yung pipe natin. Nandun yung breaker natin mga lads, sa side na yan. So doon sa side na yon, maglalagay tayo ng down drop ng mga kahit 3 or 4 na pipes doon para meron tayong naka-ready na pipe kung sakasakali. So yung iba naman is nakalagay na yung mga lads. Nakita nyo doon sa last video natin, may mga nakabang na dito ang iba. So yung para dito sa taas, yun lang ilalagay natin mga lads. Kahit 2 na lang ilagay natin dito para sa ilaw. Yung mga outlet kasi is meron na, yung para sa AC, sa heater, meron na rin mga lads. Kaya yun na lang iyan natin para sa ilaw na lang, kahit 2 piraso yun. Or 3, lagyan natin ng spare mga lads. Then dun sa mga pintuan, yan mga pinto. So dun sa gilid niya, kung saan lalagay yung switch, dun tayo magpapa-down drop ng pipe natin. So pa na mga lads, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang. Click niyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. And don't forget to comment na rin para may feedback sa mga videos na in-upload ko mga lads. Puro preparation lang yung ginagawa natin. So naglagay tayo ng 3 pipe, 1/2 inch para dun sa panel mga lodi. Pwede tayong magdaan dyan. Kasi merong isang switch dyan. So dyan na yung pinaka switch. Dyan na yung sa malapit sa, eto kasi magiging pinto yan. Yan na yung pinto palabas. Yun ang access. Dati kasi dito. So magiging dun na. Then iikot papunta dito sa side na yan. So dito yung magiging panel, magkakaroon ng switch dyan. So ang takbo ng mga ilaw sa taas, then kung merong papatakbo dyan na galing sa taas is may penetration dun sa biga. Kaya meron dyan 3. So yung iba dyan is spare. Then meron tayo dito mga lati yan. Ayan. So yan is sa CR to mga lati, switch. So hindi naman daw nila lalagay ng biga yan dito sa yung pa-cross dito, hindi. So ang biga lang isok pa ganun. So okay lang to na kahit hindi natin malagyan yan. Ang inaabo lang natin dito is yung mga biga mga lods. Kung saan yung biga na may penetration is dapat yun na malagyan. So dito naman is wala. So dito, sa yung pahaba dito is wala din. So yung pahaba is nato sa side, sa kabila. Nandito sa side. Ayan, nandito mga lods. Nandito sila naglalagay ng biga. Ayan. So wala naman tayong pipe na bababa dito. Dahil ang switch yan is nato na. 3 gang switch na yun.
para dito sa location na to. Then yung room is meron na. Kaya okay na yun. Ito lang yung may biga na may magpe-penetrate mga lodi. Yan lang yung biga na may magpe-penetrate. So yun lang yung dapat na mahabol natin na preparation. So yun, nilagyan na rin natin yung mga lods. Makita nyo dyan. Ito is hagdan mga lods. Hagdanan yan. So lalagyan din ito ng biga. So kailangan is meron tayong penetration ng butas galing sa ibabaw ng biga, palampas ng biga. Kaya nilalagay natin ng ganyan. So kahit hindi pa natin tuloy yan, sa susunod natin yan itutuloy. Basta ang preparation lang natin is magkaroon ng penetration dun sa mga biga mga lod. So dalawa yung pipe na natin ito. Yung isa i-switch para dito sa hagdanan, ito yung hagdan. Three-way yung magiging switch dito. Manggagaling sa ilaw. So dito yung magiging ilaw niyan. Dito bababa, papunta doon sa switch. Then yung switch, bababa na lang natin yun dyan. Papunta doon sa biga, dito second floor. Ayan, dito mga lods. Papunta dito. Then chichipping na lang natin yan dyan ng half inch. Papunta dun sa, papunta dito sa location na to. Ayan. So ang supply ng ilaw dito sa hagdan, ang supply ng ilaw dito sa hagdan is dun sa residential, dun sa may-ari ng yung pinakang bahay dito. So ang bahay kasi mga lods, so ang bahay is, ito is third floor yan ng bahay. So yung dinaanan natin before dun sa baba niyan is bahay pa rin yung mga lods. So third floor na bahay yun. Kaya ito yung pinakang third floor. So ang supply nitong hagdan na to is yung bahay na yan. Then yung dito sa baba kasi na yan, sa ilalim kasi ito is hindi siya, hindi kasi totally clinic itong building na to mga lods. Makikita nyo itong building na to is hindi totally clinic. So dito sa second floor magkakaroon ng tatlong parang paupa niyan dito. Tatlo. Sa doon. Tsaka isa dito sa side na to. Side na yan. So tatlo yun. So yun lang yung ginagawa muna natin sa ngayon. Puro preparasyon tayo. Puro preparasyon ang pinagagawa natin ngayon. So doon sa mga trabaho na pwede tayong maiwan. Katulad nga yun, sa mga biga-biga na yan. So kailangan is magpe-penetrate yung wires natin dyan. Hindi natin pwedeng pagkatapos na tsaka tayo magbabakbak mga lods. Mas mahirap yung ganun. Kaya ang ginagawa natin is nilalagyan natin ng pipe para magpenetrate dun sa biga. So dito maglalagay din tayo dito. Kukulungin yung biga, kukulungin tong, kasi ito yung pinakahagdanan, kukulungin yan ng biga mga lods. Then ito is magiging coffee shop yan. Dito magkakaroon ng bubong na acrylic lang. So yung plain acrylic lang ilalagay nila dito. So may biga dyan. Baka ang biga nyan is aabot siguro baka, ah hindi, kasi pool na to, pool. So baka hanggang dyan lang yan. Hanggang dito lang yung pinakang acrylic na bubong. Hanggang dito sa post na yan. This post na yan. Yun lang acrylic nyan. So ang penetration natin is doon tayo maglalagay ng panel. Magpapakita tayo ng pipe dyan, mga tatlong pipe uli. Para kung ano man lalagay dyan is may penetrate na butas. So yun lang lalagay natin dyan mga lods. Dalawa lang inilagay natin na ano diyan na pipe yan. So yan is nakapang lang diyan para paglalagay nila ng forma ng biga is ado na. Alam nila na may ito diyan. So mayroon kasi pag basta lagay lang ng lagay ng biga is then din nalalagay na ganay iwan. So kailangan is meron tayong penetration talaga. Tapos na muna uli yung araw natin. So halos na preparasyon na naman natin yung mga dapat lagyan ng preparation mga lods. So yun yung bubuusan nila ng biga, naglagay tayo ng mga penetration. So yun lang naman yung kailangan and dapat tatandaan nyo, lahat ng penetration ng switches papunta sa taas sa biga is dapat nalalagyan mga lods. So lahat ng penetration sa panel, merong panel need na pumunta ng wire sa taas is maglalagay tayo ng pipe patagos ng biga. So yun yung mga pinapreparasyonan natin. So mahirap, hindi pwedeng tabasin ang mga biga. Kaya dapat is laging preparasyon na malagyan ng penetration yun. So share ko lang yung mga pinagagawa ko dito.
Then para ma-share natin sa mga baguhan, sa mga nagsisimula, sa mga gusto mag-trabaho ng ganitong construction work sa electrical field. Mga. So paano mga lads, doon ko natapos yung video ko. So sa mga hindi pa lang subscribe lang. Click niyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future na upcoming videos ko. Then forget to comment na rin para may feedback sa mga videos na ma-inupload ko mga lads. So thanks for watching. Ciao!